Again, good afternoon. Now, this is the criminology, industrial security topic. Pwede bang magkaroon ng inside job sa mga bangko? Oo naman. Pero, I will share to you information na hindi nababanggit sa lecture sa criminology. Dito nyo lang ito makukuha. Number one, ang may hawak ng vault code, yung code sa vault, para yan ay ma-open, only the bank manager. At ang bank manager, ang pasok niyan, wala nakakaalam sa lahat na staff doon, mula. At ang pasok ng bank manager, kung meron tayong Monday to Friday, ang pasok niya, pwedeng Tuesday na, and then Friday na, pwedeng Monday na, pwedeng Wednesday na. So hindi alam ng kahit na sino staff doon kung kailan ang pasok niya. In every successful bank robbery, you always suspect two things. Number one, inside job. And number two, well-planned and well-executed. Doon tayo sa inside job. Alam ba ninyo na hindi lamang security guard ang pwedeng maging principal suspect sa inside job? Pwede rin ang mga empleyado ron. Dahil una, kabisado rin nila yung paglabas ng pera, kung kailan ipapasok ang pera, and so on and so forth. Ang mga guardia naman, wala mga masyadong alam yan. Ang alam lang yan, doon lang sa door at doon sa kabila ng door. Alright? Kaya kung ang amount ay maliitan lang, halimbawa ay 600,000, ayan eh, malamang hindi pa na ipasok sa banko yan eh, sa loob ng vault. Pera lamang yan doon sa mga cashier's level. So, eh, in that case, in that particular status, the police investigator can place the security guards and the rest as person under investigation.